Hello guys. Tubo-tubo tayo ngayon sa store. Namimili po ako ngayon ng sibuyas. Take note, sibuyas lang. At gagamitin ko ngayon ng aking bagong gimbals. Okay. Ready na ako. Ready na ba kayo? Malamig pa rin sa labas. Kaya, halika na. Ano ba yan? Pala ko alis na. Halika na. Tagal naman. Okay, bye-bye. Tutay. Oh, magtatapon muna ako ng basura. Ang dami kong sinasabi. Ano ba yan? Okay, buta na tayo ngayon sa sasakyan. Ay, ano yun? May naiwan pa. Bibili lang ng onion, dami pang sasabihin. Wala kang pakialam sa nararamdaman mo. Sa barangay ka magpaliwanag. Okay, asa kayo na po. So, pinapaliwanag ko lang. Mangyayari mamaya na paalis na ako, pero gamit ko pa rin itong bagong gimbal. Gagawin? Ano ba yan? Dami sinasabi eh. Alis na kasi. Tara na. O sige, kita-kita tayo doon. Bye. So makarating na ako dito guys sa bilihan ng gulay. Ganito ang bilihan ng gulay dito. Ito guys, supermarket. So first things first, meron akong $1 dito. Ayan. Kukuha muna ako ng cart para diyan natin sasakay yung ating mga bibilin. Pero ang usapan namin, I mean, ang plano ko, bibili lang ako ng sibuyas. Kaya lang, mukhang mapaparami na naman ang mabibili ko dahil meron akong dalang cart. Pero ito, tulong na nito para dun sa isang kamay ko nandun sa cart, yung isang kamay ko nandun sa camera. Ayan, kung nakikita nyo, pinagtitinginan ako ng mga tao kasi meron akong dalang camera. Medyo malaki siya kasi gimbal. Pero dapat pag nagbablog kayo, huwag kayong mahiya or huwag kayong mailang sa mga nakatingin sa inyo kasi hindi naman nila, hindi man sila magbe-benefit dun. Kayo rin naman ang magbe-benefit dun sa magandang kuha. Ayan, magsisimula na tayo. Ito na yung part na gulayan. Dito may mga fruits and vegetables. Ayan, hanapin ko na yung pinaka-target ko. Hanapin ko na yung sibuyas. Kaya lang ang dami ko nakikita. Ito may bata. Oops. Watch out, bata. Masagasaan ka ng cart. Ingat lang kayo guys sa mga batang tumatawid kasi ito, kuha muna ako ng kamatis kasi mukhang kailangan na naman namin ng kamatis dahil lagi kami bumibili ng kamatis dahil lahat ng luto namin ay merong kamatis. Hindi ko naintindihan kung bakit. Pwede naman na sibuyas at bawang na naman ang panggisa, diba? Pero ito, merong kamatis. Kaya ang presyo naman yan, 198 per pound siya. Hindi siya each. Kaya kung medyo mabigat, yun, mapapamahal kayo. Hello guys. Nandito na po tayo ngayon sa Superstore. At kailangan na po natin bumili ng onion. Nagagamitin po ng aking biyanan sa pagluluto. O ito po, pinakikita ko lang po ang bagong ano ba to. Tawag dyan, gimbal holder. Ewan ko. Kaya susubukan natin siya. Maya-maya lang po. Halika na. Maghanap muna tayo ng mga bibilhin. Sa pinunta mo dito na isang sibuyas, mapaparami na naman yung mabibili mo. Oh, halika na. O, oh, diba? Ganda ng mga kamatis nila. Kuha tayo. Mula-mula, parang mansanas.
Magkano ba kilo dito ngayon? Check natin mamaya. Kapag umaga, marami talagang mamimili. Pero mas maganda pa rin na bumili ka sa umaga kasi hindi siya masyadong busy. Katulad ngayon, wala kang masyadong makikitang tao. Ayan. Nagpaikot-ikot muna tayo dito. Hanggang sa makita natin, bibilihin natin sibuyas. Tingnan natin ngayon sa prutasan. Tingnan natin kung anong pwede kong makuha. Ayan. Ito ang kailangan natin ngayon. 247 lang siya per basket. 247 yung sibuyas. Hindi ka tulad ngayon, medyo mahal na. Ito naman. Ito yung section na pwede kang bumili ng mga saging or kahit ano pang prutas na may discount. Sige, makakuha na. Ito ngayon ang mga pansensya. Gandang pang display, lalo na Christmas time. Ito naman ang mga bulk na potatoes. Kung sino gumawa ng french fries na fresh, bili na kayo nito, isang bulk. Tingnan naman tayo dito sa sayote. Ang presyo lang po niya ay 98 cents. Take note. 98 cents each. Masarap siya pang tinola. Oh, ito naman. Ano naman to? Mga kamote. Medyo mahal. Oh, balikan natin to. Pabalik na naman tayo dito sa ayan. Plastic. Dito kasi sa superstore, kahit anong store dito sa Canada, kailangan ikaw na kukuha ng plastic, lalo na kung so, ang mga presyo nito, mura pa lang. Ito yung mga time na may wala pang pandemic. Sa tingin ko, wala pang pandemic itong mga times na ito eh. Kasi medyo, ngayon ko na siya na-upload. Matagal-tagal ko na siyang na-video. Actually, yung gimbal nga. Nabenta ko na yata yung gimbal niya. Hindi ko alam o hindi ko na makita dito kung saan nakalagay. Tapos, ng mga to, ayan. Sibuyas, 298. Per ano na yan, per bag na yan, ayan, nakabag na yung sibuyas. Tapos yan ang mga presyo ng gulay dito. Mahal ang gulay dito kasi mostly, ang gulay dito ay imported. Magagaling sa Mexico. Pero meron din mga gulay na nakukuha na dito sa katulad ng sibuyas, patatas. Yun ang mura, yung patatas, mura lang yun. Para makakakuha ka na ng patatas. Ano lang, mga $5 pero 10 kilos na siya or less than pa. Ito yung lagi namin binibiling sibuyas yan. Yung 247 kasi white onion. Pero yung red onion, mahal yun. Nabili ko na yung kamatis at yung mga gulay. May hinahanap lang ako, hindi ko matandaan kung ano yung hinahanap ko. Pero makikita ko rin yun. Ganun naman eh. Pag hinahanap mo, hindi mo makita. Pero pag hindi mo na siya hinahanap, nakikita mo na siya. So, malapit na ako magbayad. Ito na. Medyo mahirap yung paghawak nito kasi magulo. Magulo ang gimbal. Pinapractice ko, pinapaikot-ikot ko pa yan. Pinapaharap ko sa akin, tapos pipindutin ko yan, tatagilid na naman. Tapos, papalingunin ko na naman sa iikot na naman yan. Ayan. Tapos yan,
maangat siya, bababa siya. Hindi ko, mahirap kaya binenta ko to eh. Kaya binenta ko yung gimbal na yan kasi mahirap. Kung saan-saan siya umaharap. Hindi siya, pang ano na siya, pang cameraman. Kasi dapat nakafocus kayo sa paghawak nyan. Pero kung magbablog kayo, parang medyo mahirap. Mahirap gamitin. Steady siya. Super smooth, pero magalaw. Ay, ang gulo ko. Smooth tapos magalaw. Hindi, I mean, ay, smooth siya, pero yung control niya, medyo mahirap. Eto, etong linya na to, pwedeng kayo na ang mag-punch ng mga pinamili nyo. Yan, tulad yan. May paharang-harang pa. And, ano yun eh, exit biglang pumapasok pa. Yan. Yan, kayo magpapansin ng mga pinamili nyo. Pwede nyo nga rin dayain, kaya lang. Nasa sa inyo na yung karma na lang. Babalikan na lang kayo ng karma. Yan. Pinapaikot ka naman siya, sa akin na naman nakaharap. So ito, naghintay lang ako ng spot. Ayan, kung saan na naman nakaharap, tingnan nyo. Ano kayo matutuwa sa pag-vlog kung yung hawak nyo. Ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ilalagay nyo kung meron kayong points card. Meron kasi mga points dito. Pag naka 10,000 points ka, meron ka ng $10. Ayan. Tapos yan, libre rin yun. Hindi naman pala libre yung bag. Yung bag na yan, may bayad din yan. Ano yan, 5 cents per bag. Kaya ilalagay nyo kung ilan bag ang ano nyo, ang kailangan. Tapos yan, i-weigh nyo lang siya. May automatic na weigh scale yan. Pag nilagay nyo yan, hahanapin nyo lang sa yote, tapos may weigh scale na. So, minsan naman, ilalagay nyo lang kung ilang quantity. Pag hindi nyo makita, tatawag kayo ng tutulong. Pero, ang mas mabilis dito, isa na lang ang magbabantay. Kaya, kayo na rin yung nagpa-punch in. Yan, kung makikita nyo, medyo pa-spring na yan. Medyo pawala na yung snow. Pero malamig pa rin yan kasi pag madilim, medyo malamig-lamig pa yan. Tapos yan, pinaikot ko na naman sa akin yung gimbal. Kasi pinapractice ko siya kung paano siya gamitin. Kaya ito, nag-vlog ako nung pagbili ko ng sibuyas. Pero unfortunately, mahirap talaga siyang gamitin. Kaya binenta ko na lang siya. Sa murang halaga. Kasi ngayon, yung mga GoPro, smooth na rin siya. Tapos ito, merong... Yan, yung sand na yan, libre yan. Kung gusto niyo ng sand, libre. Lagi kayo ng sand. Sand and salt yan. Kasi ang sand and salt, matutunaw ang snow. So, sa tingin ko, hanggang dito na lang yung vlog ko.